Gusto mo ba ng entry level, classic, guwapo, mura, quality, magandang base bike at wala nang halos babaguhin na motor? Ito ang isasuggest ko sa inyo. Ito ang pinalit ko sa aking Mio. Walang iba kundi ang Kiway Cafe Racer 152. Yes, tama po ang narinig nyo. Binenta ko na po ang aking M3 para sa motor na to. Halos 2 years ko na tong gustong bilhin at eto na nga. Nasa akin na ang CR152. Four stroke, air cooled, single cylinder, two valves, 149cc, carb type, 62x49.05mm ang kanyang bore and stroke, 9.3:1 ang kanyang compression ratio, 5-speed, 160mm ang kanyang ground clearance, 1,245mm ang kanyang wheelbase, 12 liters tank capacity, up to 110kg ang kanyang timbang, 3x17 ang kanyang front wheel, 110x80x17 ang kanyang rear wheel, 8.4 kilowatts at 8,000 RPM ang kanyang maximum power, 11.1 Nm at 6,000 RPM sa kanyang maximum torque. Sa mga switches, sa kanan niya ay may kill switch, headlight switch at ignition start. Meron din nga pala itong kickstart. Sa kaliwang switch naman, ay meron siyang pass light, choke at busina. Natitiklop na rin ang kanyang mga apakan, kaya hindi ito magiging hassle sa masikip na parking. Ang kanyang mga ilaw ay bulb type pa. Unang tinest ko sa kanya ay ang fuel consumption. Ito ang ginawa ko. Nagpa-first full tank ako noong odo ko ay 81.9 kilometers. Then, syempre, naggala tayo at nagpa-second full tank ako noong ang odo na ay 545.6 kilometers. Pinag-minus ko lang yung dalawang odo at ang total distance na na-travel ko ay 463.7 kilometers. Then, noong pangalawang full tank, ang naikargang gas sa akin ay 10.909 liters. So, para makompute, dinivide ko yung 463.7 kilometers sa 10.909 liters. At ang resulta ay 42 kilometers per liter. Grabe, diba? Para sa isang 150cc at carb type na motor, sobrang tipid nito para sa akin dahil hindi ito nalalayo sa aking scooter na 125cc at fuel injected. So nagpa-full tank tayo ng 81.9. Ang odo natin ngayon is 545.6. Ayun, 545.6. Tapos ang huling full tank natin is 81.9. So minus na natin yun, 463.7. So didivide natin ito sa 10.909. Pumapatak ang fuel efficiency nito. Okay, yung fuel consumption is 42.5. Parang Mio. Parang Mio Aiko. Okay, goods na good. Kung ahon naman ang pag-uusapan,
ay wala kang masasabi sa lakas ni CR152. Kung traffic naman, hindi naman siya mahirap isingit at kayang-kaya naman. Pero sinadjust nga pala nung mekaniko sa kasa na pwede daw bawasan yung ganit ng manibela. Para sa mas magaan na handling. Tsaka mol, higpitan ulit. Tama na agad. Oo nga no. Okay na. Oo nga no. Nilinis ko na rin pala ang kanyang mga kadena after 2 weeks of usage or after nung naulanan siya. Gumamit ako ng Extreme 1 Chain Cleaner at Chain Lubricant para hindi maging maganit ang ating mga kadena. Kung preno naman ang pag-uusapan, nasubukan ko na din ito sa sudden brakes. Sa price na 61,800 pesos, sobrang sulit na ng motor na to dahil para sa akin ay underpriced talaga to. At sa katunayan, dati lang itong 52,000 at tingin ko taon-taon natataas ang value nito dahil sa ganda ng quality at forma. Ang monthly payment nga pala niya for 3 years ay 3,148 at may rebate pa to na 300 pesos, depende na lang din sa dealer. Punta naman tayo sa unang issue nitong motor na to. Una kong napansin ay mabilis uminit ang kanang bahagi ng makina at medyo maninibago ka dahil medyo uncomfortable siya sa kanang hita. At ang naging solusyon dito ay palitan ang engine oil dahil ordinaryong langis lang ang nakalagay sa motor na to. Ang pinalit ko sa kanya ay ang engine oil na may double viscosity para hindi madaling uminit. At pinababaan ko din ng kaunti ang kanyang menor para hindi palaging gigil ang makina kahit nakatigil at para bumaba din ng kaunti ang kanyang konsumo sa gas. Hindi mo mga mata yan? Hindi naman. Kaso pagpapa-start din mo siya, kailangan bombay mo muna mga dalawa tatlo. Okay lang. Ganyan mo, para tumama menor. Ba't kailangan pababay ng menor? Sobrang init makina. Baga siya, gigil lagi. Tapos lakas sa gas yun. Pero hindi naman ako mamamatayan. Hindi ka mamamatayan. Pangalawa ay medyo mahirap mahanap ang kanyang neutral pero sa tingin ko, sanayan lang din ito. Pangatlo ay ang matigas na clutch lever. Hindi ko pa ito nasosolusyonan pero isha-share ko sa inyo yun once na naayos ko na. Pang-apat ay sa tingin ko, hindi naman ito talaga issue. Pero isha-share ko na rin para hindi kayo mabigla kung sakaling kumuha rin kayo ng ganitong motor. Kung galing kang scooter ay medyo magugulat ka sa bigat nitong motor na to, lalo na kapag full tank. Pero nasanay naman na ako sa more than 1 month na paggamit ko dito. Panglima ay sobrang labo para sa akin nung low headlight niya. At yung high beam naman ay sobrang taas talaga. At hindi na tumatama sa lupa. Kumbaga, sa nasa harap na sasakyan siya nakatutok at hindi sa lupa. Kaya bala ko itong palitan ng LED na mas malinaw at mas maayos. Para sa akin, so far so good naman itong Keyway CR152. At palagi akong excited na gamitin ito sa aking mga adventures. Kayo ba? Anong tingin nyo dito sa motor na to? Again, this is JZ Vlogs. See you sa next video! Atin yan eh.